broadcaster messing with his speed. Kung ano nga ba yung top speed gamit yung groove na Ben? 117! Noon, hesitant din ako magano eh, gumamit ng groove na bell ka. So yan ang advantage, nawawala yung vibration. What's up mga bay? New bet rider po from Cebu City. Now ito na po yung part 2 ng vlog natin. Sa mga hindi nakapanood ng first vlog ko, part 1 ng vlog na ito, gamit natin ngayon mga bay is itong Regroove Bell by Boss Blendel sa Nito. Wow! Basically, yung stock na clutch bell ng Nmax 2020 is yun yung ilagyan ng groove. So panoorin niyo po yung part 1 ng vlog na ito. Doon ko po diniscuss kung bakit nga ba ako nakapag-decide na gumamit ng Regroove Bell. Ang vlog natin ngayon is ititest natin kung ano nga ba yung top speed gamit yung groove na bell. So ngayon, gamit ko na is full CVT set na from speed tuner. So fully set, tapos tatlong 9 grams tsaka tatlong 12 grams na bola. Gumagawa lang ako ng sariling vlog para yung mga nagplaplano na gumamit ng bell, malaman din ninyo kung meron nga ba itong masamang epekto sa motor o hindi. Okay, so bago ko ipakita yung top speed, intro! Welcome back mga bay, maraming salamat po sa inyong panonood. So kakagaling lang natin dun sa Isle of Medellin. Sa mga hindi nakakaalam, itong Isle of Medellin, ito po ay nasa northern part ng Cebu. Dito po meron ilang kilometrong stretch. At dyan po usually kinukuha ng mga motorista dito sa Cebu yung top speed ng kanilang motor. So ano nga ba yung expectation ko? Tataas pa kaya or bababa yung top speed ng ating motor gamit ang groove bell? So bago yan, panoorin niyo po ito yung clip mga bay, yung ginawa ko na kanina. At i-discuss ko pagkatapos niyan kung ano yung rason kung bakit yun ang nakuha kong top speed. Okay, ito po yun. Ayan, so ito mga bay, subukan na natin top speed. Let's go. So ayun mga bay, 120 o 121 na nga ata. Parang bumaba yung top speed niya. So bahagyang humina mga bay. Last time 126, ngayon 120 or 121 na nga ata.
Okay mga bay, welcome back. So yun po ang nakuha kong top speed. Kung tatanungin, recommended ba na gumamit ng groove na bell? So base sa nga sa sinabi ni Mickey Maso, noon hesitant din ako gumamit ng groove na bell kasi ayaw gamitin ni Idol eh. Sabi pa nga ni Idol noon na yung malosi nga yung mga Italiano, hindi gumagamit ng ganyan, yung mga Taiwanese lang yung hilig na ganyan. So syempre finalo ko noon, pero kalaunan parang dumudulas talaga eh, nagiging masyadong shiny na yung wig bell, tapos dilidiha ko para maging rough siya. Pero nawawala din naman ng mabilisan. In addition din, or gumagawa na rin siya ng groove bell. Kaya sabi ko, I think it's time na rin na gumamit ako, di ba? Since gumagawa na nga si Idol, di subukan rin natin. So ayan mga bay. So yan ang advantage, nawawala yung vibration. Gumaganda yung kapit ng bell tsaka sa clutch lining, which means mas maganda na yung acceleration mo. Wala nang slippage, kumbaga wala nang waste of power. So yan lang yung observation ko mga bay, paggamit na groove na bell. Okay, so para sa akin okay siya. Nakukuha ko naman yung gusto kong takbo sa motor. Kayo mga bay, yung mga nagbabalak, ano sa tingin ninyo? Advisable kaya ang paggamit ng groove bell? O yung mga nakagamit na, ano ba yung mga experience niyo mga bay? So paki-comment lang below para ma-share niyo naman yung mga experiences niyo, para na rin matulungan yung mga bay natin dyan na nagbabalak na magpa-groove ng bell. Kahit kanino mang yan, yung mga sikat na personalidad, yung mga nag-aaway-away dyan sa Maynila, alam niyo na kung sino yan, kayo na lang pumili. Okay? So mabilisang vlog lang po ito mga bay. Maraming salamat po sa inyong panonood. So abangan niyo po, meron po akong announcement sa paraffle natin every week, kasi meron tayong